Okay guys, welcome po sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si DJ Cass at pagbago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutan po mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga video na ina-upload ko. So sa ngayon po, itong nakikita nyo dito sa likod ko, ito po yung indoor 2.5 pixels digital LED posters. Ito yung mga ginagamit sa mga establishment o para maglagay ng mga ads. Kaso sa ngayon po, ayan, makikita nyo ay mayroong konting trouble. So ngayon ay bubuksan natin to at titingnan natin kung anong ang problema. Kasi para sa akin, yung findings nito, either yung module ang sira. So marirepair naman yung module. Yung mga IC or either yung cable, yung mga connector ng sa mga module. Kasi hindi naman pwede masabi natin may posibilidad din na yung receiving card ay mayroong defect. Kaya kung bakit nasisira ito. Okay, so umpisa na po natin ang pagkalikot sa digital posters na to. So let's go guys. Pag sinaksak mo yan, malalaman naman natin yung ano. Automatic yan. Yan, no? Ayan. Kasi pag ano yan, dapat ganito yan, black. Ayan. Diba, parang lumala ah. Lumala, ha? O, yan o. Kaunti lang dati yan. Oo. Subukan natin. Buksan natin. Okay guys, so nabuksan na natin itong indoor 2.5 LED poster. Okay, at ang size ng ano ng mga module ay 320 mm by 160 mm. Mayroon siyang mga 2,121 bulbs bawat isang module. At ang size naman niya, itong cabinet size ay mayroon siyang lapad na 1.5 meters. Saka almost mga 2 meters naman yung taas at 35 millimeter yung kapal niya. So mayroon siyang bigat na 45 kilograms. At ang cabinet resolution niya ay meron siyang 256 by 768 dots. At ang ano naman niya, material niya ay talagang aluminum itong case niya. Kaya napakatibay. At mayroon siyang maximum power consumption na 620 watts. At yung average power consumption niya ay 189 watts. So, ito naman guys, ay wala namang problema kung gagamitin natin sa atin dahil ito ay auto volts. Pwede sa 110, pwede sa 220. At ito naman ay 50-60 hertz. So, sa atin ay pwedeng-pwede ito dahil sa atin ay 60 hertz. So, ngayon ay tinatanggal namin, kabit ang mga connectors. Baka ito lang ang problema, baka corroded na to. So, ito yung ginagawa namin para malaman natin kung talagang ang problema ay cable. Pero parang sa amin, sa findings namin ay 100% ito na yung module. Kailangan talaga palitan or ayusin. So, depende sa atin mga amo kung ano ang suggestion nila, kung i-repair or bibili na lang ng bago para madali, maayos. Ano nga natin dyan? Baka itong mga... Yan lang naman yung hindi kang problema. Lang masisira niya, no? Oo, oh, hindi naman masisira yung... Yung IC, ano? Yung IC, yun. Yung pixel, hindi naman masisira yun. IC lang naman talaga. IC, ano? Oo. Oh. Baka... Malay mo, maano lang natin sa hinang. Ngayon, ang gagawin na namin ay tatanggalin na namin muna mga cover.
para no choice na kung hindi talaga tanggalin namin lahat ng ano. Kasi ang sira lang na module ay 6 na piraso. Kasi itong module na to, yung bandang left ay 12, yung kabila naman 12, at yung receiving card ay 2 piraso kabilaan. So no choice na talaga kami kung hindi tanggalin namin lahat para tingnan namin kung ang problema talaga ay mga IC. So check upin natin ito mamaya at tatanggalin na natin pa isa-isa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 ang sirang module. So ang ano lang natin dito, ito yung mga IC rito. So titingnan natin. Okay guys, so nandito na tayo sa operating room at titingnan natin kung ano ang mga problema ng ating module. Meron na tayo rito ng mga cable, meron tayong power supply at the same time, meron na rin tayong receiving card para i-check natin kung alin talaga may problema. Kasi either yung receiving card doon o itong module. So i-check natin isa-isa. Pero yun nga, ang ano talaga namin dyan is yun mga IC. Yun talaga ang halos problema ng module pag ganyan ang sira. Yung may mga bakante-bakante. Kasi yung bawat kulay, yung ano kasi ito eh, RGBW, bawat kulay ay mayroong separate na IC. So titingnan natin yan isa-isa para malaman natin kung ano ang kung anong IC ang may problema. Ayun, ay tatanggalin muna natin yung mga screw para makapag-check tayo dito sa IC. At ito nga, itong number 22, susubukan natin na i-jumper doon sa kabila IC para makita natin ang problema nito. So ngayon ay kinukuha natin yung ano, yung kung saan tayo mag-jumper. Kasi yung kanina nga na nakita nyo yung number 22, yun ang kinukuha namin. Doon kami mag-jumper para makita natin kung iilaw ang kung mabubuo yung ilaw. Kasi may mga ano sira yung module. Yung IC pala na to ay mayroong 24 na paa. So sinusukat natin kung saan tayo mag-jumper. Kailangan yung doon sa kabila at saka dito sa kabila IC, ipag-ano natin yon kung mag-iilaw sila. Alam niyo ba guys na napakahirap mag-ano nito, mag-sulda. Kasi ano eh, sobra ang liit ng pyesa itong mga IC. So kailangan tama lang yung eksaktong kung saan ka mag-jumper para hindi mag-short. Walang red, tsaka green ano. Pinaka-advisable talaga nito na kailangan talaga bilan mo na lang ng ano ng module. Ang module kasi nasa 130 dirhams lang ang ano sa 6 na piraso, magkano lang naman para madalian, para magamit agad kaysa sa i-repair pa. So gagawin natin ay bibili tayo ng module na lang at ito gagawin na rin natin para spare, para in case na masira yung sa susunod, so may ilalagay na tayong module na naayos. So mas maganda pa rin talaga na may spare. So siset aside na muna natin to at palitan na lang natin ng bago. Okay guys, ngayon ay nakabili na kami ng 6 na piraso ito at babalik na namin kasi halos ang sira lang talaga ay itong module. Ang sending card kasi ay okay naman. So dito lang tayo sa module. Sige, start tayo rito sa baba.
na lang, takip. So iso guys, patapos na rin para titingnan natin kung gagana na. Pero 100% dahil napalitan na natin ang module, ay sigurado yan, gagana na yan. So ilang tornilyo na lang. Sasaksak na lang. So pipwesto ko na muna doon. Titingnan natin. Okay, power on. Ready? 1, 2, 3. Let's go! Ayan, yan na po ang mga kaibigan. Thank you for watching. Success!